house lang sa kahit sa dalawang araw, tatlo. May tawid, gutom lang itong mga bata. Yun talaga yung time na sobra akong natipreho ako yung kutsilyo na yun. Naisipan ko talaga siyang patayin yung mga anak ko bago ako magpakamatay. Lockdown po, kawas at naririto na lang po sa bahay. Eh di wala po kami ng mga alcohol na yan. At saka po yun, pambili ng mga vitamins. Boundless Peace, susunod na. Welcome to day 10 of our telethon special, Boundless Peace! Ngayong gabi, tampok natin ang iba't ibang kwento mula sa ating mga kababayang dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa huli ay abot-abot naman ang kanilang kagalakan dahil sa pagdating ng himala. Himala ng kagalingan, ng kaligtasan, pagpapala at kapayapaan mula sa Panginoon ang naghihintay sa inyo. Pati na buong pamilya, isama nyo na, kaibigan at Facebook friends, yayain nyo ng manood. We are live via PLDT, cbnasia.org/live TV. We're also live on the Facebook page of the 700 Club Asia. And now joining us from his home is Eric. Eric, kamusta na? Hello! Live na live din ako dito ngayon sa bahay namin. So, welcome to our live TV special, Boundless Peace. Don't forget to like and share our video. Mag-comment na rin kayo. I-post nyo doon ang inyong pledge, prayer request, pasasalamat, and of course, your praise reports. Pwede rin kayo ang makipag-chat sa amin sa Facebook. Gamitin lang ang hashtag, Boundless Peace. Grabe, nakakatuwa naman. Kasama natin si Eric. Well, we're also live streaming on our YouTube channel, The 700 Club Asia. Mapapanood rin tayo abroad via GMA Pinoy TV at TBN. We are on the final stretch of our special telethon, kaya itawag nyo na ang inyong donasyon para tuloy-tuloy tayo sa pag-abot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Since last week, your donations have reached 4,851,052 pesos. Malaking tulong po yan para mas marami pa tayong maabot na kababayan. At sa ating unang kwento, nawalan na ng pag-asa at halos naging desperado na si Mrs. nang biglang magkasakit ang kanyang mister na siyang tanging bumubuhay sa kanilang pamilya. Panoorin natin ang buong kwento. Dumating kami sa point na talagang walang-wala. Na ultimo yung alikansya ng anak ko, talagang binutas ko para lang may pambili kami ng pagkain. Si Mary Ann ay umabot sa ganoong desperasyon simula nang mawalan ng trabaho ang asawa. Ang dami niyang in-apply ang agency, ang dami-dami, ilang agency, ilang luwas ng Manila, ilang pinuntahan niya, ilan yung pinakiusapan niya na pwede siya ipasok, pero wala talaga nangyari. Tapos at the same time, dumadaing pa siya doon sa sakit ng shoulder niya. Nagdesisyon si Mary Ann na gumawa ng paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Bilang asawa, gusto ko rin makatulong sa kanya in a way. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng mga pupwedeng pagkakitaan. Nag-online shoes ako, nagtinda ako ng ice candy, ng yelo, anything na pupwedeng pagkakitaan ko. Ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita ni Mary Ann upang mabayaran ang tuition fee ng mga anak at matustusan ang araw-araw na pagkain. Hindi akalain ni Mary Ann na sa gitna ng kanyang pagsuko ay isang tawag ang magbabago ng lahat. So ako lagi ako nanonood ng 700 Club Asia, pero nung gabi yun, you know, naisipan kong tumawag. Siguro out of burden na rin sa akin, no? Out of lungkot. Nung time na yon, ang hinihingi ko na naman prayer unang-una, yung para sa husband ko na magkaroon uli siya ng pagkakataon, ng opportunity na makapagtrabaho para makapag-provide sa lahat ng pangailangan ng pamilya namin. Naramdaman ko talaga na nagkaroon ako ng isang kaibigan. O lahat ng problema ko, pakiramdam ko, lumabas lahat kasi minapagsabihan ako. Dahil nung time na yon, nakaraan sa kot, naramdaman ko yung magkaroon ng isang tunay na kaibigan. Ako bilang tao, gusto ko yung maging blessing sa iba. Wala kaming pera, pero gustong-gusto ko talagang magbigay upang makatulong naman ako sa mga iba na nangangailangan. Hindi man ako makatulong sa kanila physically na nandun ako, at least sa maliit na bagay, makatulong ako. Hindi batid ni Mary Ann na ang busilak niyang pagtulong ay magbubunga ng isang himala. Isang magandang balita ang natanggap ni Mary Ann mula sa kanyang asawa. Agad-agad itong natanggap sa trabaho sa abroad.
yun ay isang himala para sa akin, napakalaking blessing ng Panginoon sa amin. Para sa akin kasi ang pagbibigay sa Panginoon ay napakalaking investment. Bakit? Kasi we can never, never outgive the Lord. Ano man ang ibigay natin sa Panginoon, malaki o maliit, ibibigay ng Panginoon 100-folds nang hindi natin inaasahan. Alam mo, Ate Sonja, dito ko nakita na talaga, if you have a need, you plant a seed. The more na nangangailangan ka, ang ganda ng story ni Mary Ann, the more siya nagbigay. Tama. Alam niyo, sabi nga sa 2 Corinthians 8 verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. This verse became alive in the life of Mary Ann. Di ba nakita natin na talagang naghihirap sila sa buhay, pero yung heart pa rin na naku, gusto ko pa rin makatulong sa iba. Amen. Yes. Bahagi ng ating gawain sa CBN Asia ay mabigyan ng pag-asa ang mga katulad ni Mary Ann sa pamamagitan ng ating programang The 700 Club Asia. Mapapanood ito araw-araw sa GMA, TVN at YouTube. Every day, we feature stories of people who have been touched by the transforming power of the Lord Jesus Christ. Kaya makibahagi na kayo sa ating gawain, tawag na sa 873-70700 at mag-text sa numerong nakikita ninyo sa inyong TV screen sa mga magpapadala ng kanilang donasyon. Narito ang aming regalo para sa inyo. Experience the peace you're longing for through these life-changing gifts. Get encouragement from Peter Kairu's Victorious Living audio teaching when you donate 500 pesos to CBN Asia. Listen to Life Song's exclusive playlist for your donation of 2,000 pesos and gain access to the online learning series Go Shift for your donation of 10,000 pesos. You may give through GCash, PayMaya, PayPal, 7-Eleven, ML Cuarta Padala, or visit boundlesspeace.cbnasia.org for credit card or online bank transactions. Call or text us for more information. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and R.D. Pawn Shop, or I Remit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Likas na katangian ng preschool teacher na si Sharon ang pagiging mapagbigay. Ito ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang nanay at tatay. Kaya sa paglaki hanggang sa magkaasawa ay hindi na naalis sa kanyang sistema ang pagbibigay. Kagaya na lang po ni Vivian, hindi pinabayaan ng Diyos. Isang gabi, nakapanood si Sharon at kanyang asawa ng The 700 Club Asia. Dito niya nakita ang mga taong naabot ng tulong ng Operation Blessing. Ang gandang programa ito. Encourage kami kasi yung mga stories doon, pinakita kung gaano naging faithful si God sa mga tao. So sabi ko, sige mag-pledge tayo. Sabi naman ng husband ko, okay, mag-start tayo by giving 500 pesos monthly para sa Panginoon. Makalipas ang isang buwan, isang pagsubok sa kalusugan ang yumanig sa kanyang pananalig. Doon nakita sa laboratory result na meron pala akong stone sa left kidney ko. Bale, yung dalawa, maliliit. Yung isa naman, malaki na. Sabi ng doktor, okay, bibigyan kita ng gamot. Pero pag hindi ito matunaw sa gamot, so, ooperahan ka talaga. Nag-worry talaga ako and then natakot. Kasi, syempre, ooperahan ka. Tapos, magpe-prepare ka pa ng malaking amount. Pero sabi ko, we will just trust God kasi siya naman talaga ang great healer natin. Ang sabi ko sa husband ko, ipagpatuloy pa rin natin yung desire natin to give sa ministry. So sabi ng husband ko, sige, magbigay pa rin tayo. Makalipas ang isang linggo matapos siyang magbigay, isa-isang naiihi ni Sharon ang mga kidney stones kaya hindi na niya kinailangan pang operahan.
Yes, Lord. Thank you talaga. Sabi ko, we are really forever grateful to you for your healing touch. Sabi ko sa husband ko, magbigay tayo, mas i-ano natin, i-level up natin yung giving natin. Hindi tayo mag-remain doon sa first na pledge natin. So, binagdaga namin yung pledge namin and faithfully we give to the ministry. Bukod sa physical na pagpapala, bumuhos din ang mga biyayang pinansyal kay Sharon at sa kanyang mister. Ang galing ni God. Kahit hindi mo hiningi, binibigay niya. Na-promote yung husband ko as a manager. And then, may mga business opportunities din na tumating sa amin. And also, we are praying for a baby for 12 years kasi wala kaming anak. And indeed, God is so faithful. Binigay niya sa amin yung baby. Binigyan kami ng baby this year. And we are so happy and we are so grateful to God kasi ang galing-galing niya, yung mga biyayang binigay niya sa amin, hindi namin makakalimutan yun. Kahit ngayon na humaharap sila sa pandemya, hindi matatawaran ang kabaitan at katapatan ng Diyos sa buhay ni Sharon. For me, this is the time where we can show our gratitude to Him. And one way of showing how thankful we are is to give, learn to share more, and do not worry for tomorrow, for we cannot battle His plans to us. To Operation Blessing and Syrian Asia, maraming salamat kasi kayo yung naging instrument para ma-reach out yung mga taong nangangailangan and to witness for Christ. And through your program, maraming mga souls ang maa-assure sa kingdom ni God. Sana, it's my prayer na magpatuloy ang ministry na to hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Nakakatuwa, ano? Man, I love how God responds to people's faith, di ba? And napakaliit na bagay siguro sa atin. Well, maliit na bagay kung isipin natin na when we give to God, to God's work, because we know that He's going to take care of us, because we are able to reach out of His goodness, yeah, then He's able to reward us in return. Yeah, pero talagang it starts with a step of faith, eh. You can't really, it's hard to really experience the fullness of God's goodness pag walang pagtalon sa boat, di ba? Sa faith, di ba? Because He rewards faith. If we're not willing to stretch out, sabi nga ni Peter kagabi, if your hand is closed like this, taka, sa ano atin ito, hindi ka makaka-receive, di ba? We really cannot outgive God. Sa maliit na halagang ibinibigay natin sa Kanyang gawain, ang reward ay hindi halos masukat. Kaagalingan, trabaho, peace of mind, at sa kaso ng mag-asawang pagang, pati hiling nilang anak, ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng Panginoon kasi yung pera natin. Why? Because He is the creator of heavens and the earth. He owns everything. Kahit magkano pang ibigay natin, actually, hindi pera. Whatever treasure we have, our time, talent, skills, na kahit nga ang mga yon ay galing din lahat sa Panginoon, you know, He honors it. What the Lord is really after is our faith when we give, because it really takes faith for us humans to give up the things we really treasure. At may peace ka dahil nagbigay ka. That's right. And the good news is, He is a rewarder of our faith. Correct, yun na nga. Kaya po mga kapuso, let's start. Ito na, Knox, flexing our faith muscles. Let's give. I-comment nyo na ang inyong pledge sa YouTube channel or send a message to us sa 700 Club Asia Facebook page. Maaari rin kayo makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nakikita nyo sa inyong TV screen at sa inyong mga magbibigay. Narito ang aming regalo sa inyo bilang pasasalamat. Have you been living in constant fear and defeat? Those days are over. The 700 Club Asia host, Peter Kairouz, breaks down life-changing keys that will encourage you to live a victorious life. My friend, I just want to remind you that you're not coming to man, but to God. Get Victorious Living audio teaching when you donate 500 pesos to CBN Asia. You may give through GCash, PayMaya, PayPal, 7-Eleven, ML Cuarta Padala, or visit boundlesspeace.cbnasia.org for credit card or online bank transactions. Call or text us for more information. Ngayon ay bigyang daan naman natin ang ating mga Facebook Live viewers. So, shout out naman tayo sa ating mga viewers from Abu Dhabi, Jordan, of course, Hong Kong, Germany, Chicago, USA. Hello, hello po sa inyong lahat. And of course, ayan, meron din tayong mga
pledger, si Lilia, grabe, nagbigay siya ng 500. Si Ruby, 500. Si Berlito, 500. Si Max, 500 din. Si Ray naman, 500. Christine Joy Makati from Makati, 500. Si Carmina, 2,000 pesos. Si Fulton naman, 1,000. Si Alice from Pampanga, 5,000. Si Hannah naman, 1,000. Si Nancy, 6,000. Si Lester naman, 1,000 pesos. Rhea, 1,000. Ivy from Makati, 10,000 pesos. Si Salvador naman from Cavite is 10,000 pesos. Whew, grabe. Hindi ako nakahinga doon, ha? At eto na, keep on calling, keep on donating. So far, your generosity has reached to 4,851,052 pesos! Grabe, nakaka-bless! At ngayon naman po, magbabasa tayo ng ating mga comments and from Facebook Live. Hello, hello, shout out sa ating friends on Facebook. Ito si Nadie Large. Sabi niya dito, gandang gabi po sa CBN Asia. Lagi po ako nanonood ng 700 Club Asia. Nakakagaan ang pakiramdam. Totoo yan. At kapag nakikinig ng salita ng Diyos, salamat po sa 700 Club Asia at sa mahal kong Panginoon. Thank you, Lord. Meron pa ba? Meron pa ba? Ayan. Si Jing naman, sabi niya, salamat po, 700 Club Asia. Pumasa po ang anak ko sa final interview nung isang araw. Kung naalala nyo, nag-chat po ako sa inyo at humiling ng prayer para sa anak ko ngayon po. Ay, nakapasa na siya sa kanyang requirements. Thank you so much. Praise God for this answered prayer. And last is si Hazel naman. Sabi niya, thank you Lord for the chance to give. Wow, mas nararamdaman ko na sobrang blessed ako tuwing nakakapagbigay. Hindi po ako magsasawa dahil ikaw hindi po nagsawa na ibalik ang lahat. Answered prayer na po ako sa isa sa mga bucket list ko. House and lot! Grabe! Totoong tapat ka po, Lord, sa iyong mga pangako. Thank you, Lord. Good news, maaari na rin kayong mag-donate through PayMaya. Pwede rin through GCash and PayPal. Makikita nyo ang QR code sa inyong mga TV screen. Iscan nyo lang po yan at narito po ang ibang paraan kung papaano magpadala ng inyong donasyon. Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Louvillier and R. De Poncia or iRemit Abroad. B. Bank. BDO. BPI. Metro Bank or Union Bank. C. Click Kiosk of 7-Eleven. D. Digital Payment using your credit card. GCash, PayMaya, or PayPal. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Bagamat isang dentista sa Corazon, naging mabigat ang milyong pisong ginagastos upang gamutin ang kanyang breast cancer. Mahirap pala ang nag-opera ka na tapos may chemotherapy ka pa kasi ang isang chemotherapy, magkano? Dahil sa patong-patong na gastusing medikal, naging madalas ang pagtatalo ng mag-asawa. Katulad sa mga decision-making, hindi kami intindihan, nawala ng trabaho yung asawa ko. Tapos lagi kami nag-aaway. Minsan iniisip namin na maghiwalay. Tapos minsan mahirap hindi makabayad ng renta. Nahihirapan akong magbayad sa mga gastusin. Dahil sa utang, naisip ni Corazon na ibenta ang kanyang dental clinic. Ang mahal lang ng chemotherapy. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Mahirap kasi pag di ako nag-clinic, wala akong pera pang tustos. Hanggang sa isang araw, napanood niya ang The 700 Club Asia. Noong habang tinataas ko yung kamay ko, doon ko nararamdaman na yung presence ni God. So para ang
andun yung spirit. Nung pinagdasal din niya ako, parang ang gaano paramdam. Sinasabi ko kay God na pagaling din niya ako. Kasi malilit pa yung mga anak ko, gusto ko pang mabuhay na mahaba. Pananampalataya ang siyang naghimok kay Corazon upang magbigay ng donasyon sa gitna ng hinaharap. Mas magaang sa loob pag nagbibigay ka. Kasi alam ko na pinagdaanan ko yun. Kaya gusto kong nagbibigay ako. May problema man o wala. Sa kanyang pagbibigay, hindi akalain ni Corazon na may sorpresa sa kanya ang Panginoon. Ginamit ng Diyos ang kapwa-dentista na siyang nag-abot ng donasyon upang di maibenta ang kanyang klinika. Imbis na ibenta, mag-donate. So naghikayat yung isang dentist, si Doc Caterina, na mag-donate. So yun, hiningi yung account number ko. Tapos, madami naman nag-donate. Parang panaginip na lamang ang mga nangyari. Nabayaran ni Corazon ang mga medical bills at hindi nabenta ang klinika. Matapos nito, bumuhos pa ang mas malaking pagpapala. Ngayon, ang klinika ni Corazon ay nadagdagan na ng 2 branches. Kahit saan ako magpunta, andiyan si Lord. Napakahalaga ng word ni Lord kasi lagi niya akong sinusubaybayan. Kahit anong mga problema ko, lagi siya nandyan. Maging ang asawa ni Corazon, nagkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Kasabay ng pinansyal na katugunan ay ang kagalingan ni Corazon sa cancer. Mahigit 5 na rin siyang cancer-free. Napakabuti ng Diyos, napakabait niya sa akin. Sinasagot niya yung mga panalangin ko. Nagpapasalamat ako sa 700 Club kasi ginamit kayo ng Diyos, kaya naging buo ako ngayon. Grabe, Eric! Nandiyan ka? Yes! Yes! Yes, I'm here, Sancha! Just checking. Pero grabe yung nangyari kay Doktora, no? Sobrang, parang nakakaiyak, yung nakakatouch talagang nagtulong-tulong yung mga kasama niyang dentista. Tapos, grabe yung turnaround sa buhay niya, no? Pero yun, mumunting nang mabenta yung practice, tapos biglang, wow, nagkaroon pa ng mga bagong branch. Pero nakita mo, Sonja, no, yung sa gitna nung karamdaman ni Doktora, nandun pa rin yung pusong mapagbigay. Yes. And then I think that was the turning point. When God saw the generosity in the midst of crisis, bumuhos yung tulong ng mga tao. No, ginamit ni God yung mga tao to save her from selling the clinic. And you know, with that, you know, talagang nagpatuloy pa yung kanyang kagalingan. What a wonderful story. Tama, generosity talaga. Alam nyo, sa panahon ng kagipitan na ipamapamalas natin ang isa sa magandang katangian nating mga Pilipino. Yan po ay ang bayanihan. Nakita naman natin yan sa mga kaibigan ni Dr. Velasco nung nag-ambag-ambag sila para sa pagpapagamot niya. Nagpapatunay na likas sa atin ang pagkamatulungin. Totoo yan, Sonja. Kaya maraming naaabot na buhay ang ating programang The 700 Club Asia. Mayroon tayong prayer center. Nariyan ang ating mga trained prayer counselors na handang sumagot sa inyong tawag. Makinig sa inyong hinaing, magbigay payo kung kinakailangan, at higit sa lahat ay samahan kayo sa panalangin. Napagpapatuloy po namin ang gawaing ito 24/7. Alam niyo po bakit? Dahil sa inyong mga tulong. Yes, and for those of you who will send their donations, this exclusive gift awaits you. Lend your ears to the melodies and rhythms of Life Songs 2 that will surely soothe your downcast souls and troubled hearts. Composed by Felice Pangilinan Buizon, arranged by Arnel De Pano. Satisfy us in the morning with your unfailing love. Performed by Gian Hinolan. God is able to make all grace. And Tim Pavino. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa,
Get this exclusive playlist when you donate 2,000 pesos to CBN Asia. You may give through GCash, PayMaya, PayPal, 7-Eleven, ML Cuarta Padala, or visit boundlesspeace.cbnasia.org for credit card or online bank transactions. Call or text us for more information. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can send your support using PayPal. Just open the app, tap the send icon, type PayPal at cbnasia.org. Enter the amount of your donation and tap Next. Review the details and tap Send Now. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Okay, ito lang naman ang parang remembrance sa hanap buhay ko. Parang dalawang araw hindi ko nagsalita. Lungkot at panghihinayang ang naramdaman ng 50 taong gulang na si Willie habang tinitingnan ang mga natira sa kanyang ipinundar na tahanan. Isa ang kanyang bahay sa maraming sinira ng bagyo sa barangay Lauangan, San Roque, Northern Samar. Dahil sa matataas na alon at malakas na hangin, dala ng bagyong bising nitong Abril lamang. Isang taon pa lang ito yung tira namin, hindi pa maayos. Lahat ng mga gamit, ubos. Nagtatrabaho bilang isang caretaker sa isang ahensya ng gobyerno si Willie. At paminsan-minsan ay umi-extra bilang laborer. Sa kanyang balikat na kaatang ang pag-aalaga sa mga anak, habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Batangas. At sa gitna ng pagsubok, isa lang ang kanyang dalangin. Ano lang, house lang sa kahit sa dalawang araw, tatlo. May tawid, gutom lang itong mga bata. Kasi ngayon may nagpapagawa pero hindi, wala pa namang pira sila. Kaya pinaka-importante pagkain. At tugon sa panalangin ni Willie ang pagdating ng disaster response team ng Operation Blessing sa kanilang komunidad. Ito ay one step ahead para sa about Typhoon Bising, lalong-lalo na dito sa parte ng Northern Samar. Kailangan nila ng tulong na para patugunan yung pangailangan nila. Sa pakikiisa ng church partners ng Operation Blessing at lokal na pamahalaan, nakapamahagi ang Operation Blessing ng mga food bag sa 1,000 mga pamilya na naapektuhan ng bagyong Bising sa mga bayan ng San Roque, Pambuhan at Victoria, Northern Samar. Pasalamatan ko ang Ginoo at sa katanan na bumulig sa amo. Kita naman po ninyo kung ano nagagawa ng inyong monthly donation. Kahit na maliit lang pong binibigay natin every month, nakakatulong po sa karamihan. Grabe po, talagang reaching the unreachable by God's grace. God is good. And once again, we'd like to congratulate Operation Blessing on their 25th anniversary. 25 years, that's amazing. Sa pamamagitan ng inyong mga donasyon ay natutulungan natin ang mga kababayan nating biktima ng bagyo at iba pang kalamidad. Tulungan natin sila makabangon muli at mabigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Sa ating One Step Ahead program, may nakahanda na tayo mga relief goods. Bago pa man maganap ang disaster, posible lamang yan kung maaga tayong makakalikom ng perang pambili ng supplies katulad ng tubig, pagkain, banig, kumot at hygiene kit. Makipagkapit-bisig na kayo sa gawaing ito ng Operation Blessing. Tawag na sa 8737-0700. Maaari rin kayo mag-text, ang halaga ng inyong donasyon, pangalan at tirahan sa 998-590-0620. O pwede rin kayo mag-message sa amin sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Nais mo ba mag-donate gamit ang iyong credit card? Narito kung paano. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can send your support through credit card. Just go to cbnasia.org/give. Under the credit card tab, select your type of donation. Enter the amount of your donation, email address, name, contact number, and address. Enter your credit card details and click submit. To learn other ways on how to donate, check the other tabs on cbnasia.org/give. You can give without loving,
But you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop, or iRemit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Habang patuloy na nilalabanan ng bansa ang COVID-19 pandemic, patuloy din itong namiminsala sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Isa sa mga pinakaapektado ng pandemya ay ang mga katutubo nating kababayan. Isa na rito ang Aita Community sa Rosario, Batangas. Sa pagtitinda ng mga herbal medicine, kinukuha ng 37 taong gulang na si Maria Cecilia ang pangtustos sa 7 mga anak. Subalit dahil sa limitasyon sa paggalaw dulot ng pandemya, naging pahirapan ang kanyang paghahanap buhay. Kaya para maitawid ang bawat araw. Bale, ang ginagawa po namin, nangunguha ng mga gulay, nanguhuli ng isda, nanguhuli ng bayawak. Pinupunan naman po namin, nahanap na lang kami ng halimbawa po kamote, saging. Kwento ni Maria Cecilia, maituturi nga daw na isang kahig isang tuka ang kanilang buhay bilang mga katutubo. Wala nang pambili si Maria Cecilia ng kinakailangang bitamina ng mga anak. Mahalaga sana ang bitamina, lalo ang vitamin C sa panahon ngayon upang mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa COVID-19. Maging alcohol ay di rin kayang bilhin. Di nung lockdown po, kawasan naririto na lang po sa bahay, di wala po kami ng mga alcohol na yan at saka po yun, pambili ng mga vitamins. Dahil sa sitwasyon na ito ng mga katutubong Aita sa Rosario, Batangas, agad na kumilos ang Operation Blessing para sila ay abutin. Namahagi ang Operation Blessing ng mga Kid Care Kit sa mga bata sa Aita Community sa Barangay Puting Kahoy, Rosario, Batangas. Laman ng bawat Kid Care Kit ay alcohol, sabon, face mask, paracetamol na pangbata, at mga bitamina. Magagamit nila ito bilang proteksyon laban sa COVID-19. At para may libangan ang mga bata, may kasama ring coloring book at pangkulay ang mga regalong ibinigay ng Operation Blessing. Ilan lamang ang mga anak ni Maria Cecilia sa mga nabigyan ng tulong. Ayun, kailangan po ng mga bata yun at saka yung vitamins. Gawa nang dito po, may limit ang ubo, ang sipon, lagnat. Lalo na po yung aking panganay, kailangan po nun ng vitamins, kaya po yun lagi kong binibilan. At para naman maitawid ng mga kababayan nating Aita ang kanilang pangangailangan sa pagkain, namahagi ang Operation Blessing ng mga food bag sa mahigit 100 pamilya. Masaya si Maria Cecilia at mga anak sa natanggap na food bag. Importante po kasi pang-ulam ng aking mga anak. Hindi na po bibili, makakatipid. Ayun po, kaya maraming salamat po. Una-una ay salamat po sa Panginoon Diyos, nakarating kayo dito sa aming komunidad. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong ibinigay na tulong para sa akin mga kasamahan, sa akin pamilya din po. Marami din po kasi dito na walang trabaho. May pamilya, walang trabaho, lalo na yung mga walang asawa na matatanda na. Ay napakalaking tulong po kasi po yun ay matagal-tagal nilang pagkain sa kanila. Na hindi po sila mangangamba na hahanap na uli ng kanilang kakainin. Sa panahon ng pandemya, marami sa ating mga kababayan ngayon ay dumaranas ng kagipitan na tulad ng nararanasan ng pamilya ni Cecilia. Sa pamamagitan ng inyong pagbibigay ay mahahatiran natin sila ng tulong para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at iba pang essentials. Ngunit higit pa sa mga iyon ay hatid rin natin sa kanila ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Kaya't makiisa na kayo sa amin sa pagdadala ng pag-asa sa ating mga kababayan na nangangailangan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tawag na sa mga numerong nasa inyong TV screen.
Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Louvillier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. B. Bank. BDO. BPI. Metro Bank or Union Bank. C. Click Kiosk of 7-Eleven. D. Digital payment using your credit card. GCash, PayMaya, or PayPal. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Si Laika May ay isang batang may Down syndrome. Kalagayang nangangailangan ng palagi ang gabay at kalinga. Si Joy ay tumatayong magulang ni Laika simula nang matagpuan niya ito. Inampon ko lang po si Laika kasi nakikita kong pag-alaala lang. Kaya po, naawa naman ako doon sa bata kaya kinuha ko. Naisin man ni Joy na magbigay kahit man lang makakain ni Laika. Hindi niya maipangako ito. Dahil sa pandemya, naapektuhan ang kita niya at ng asawa na isang real estate agent. Wala naman pong bibili ng bahay siguro at lupa dahil nga sa hirap ng buhay. Nagtitinda ko siya ng gulay. Nandun po ako umi-extra para po may pang-araw-araw lang po na pang-ulam sa mga bata. Sana may magbibigay na naman ulit para maka tawid-tawid pa tayo ng mga ilang araw. Tugon sa panalangin ni Joy ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang lugar. Dala ang food bags para sa mahigit 50 pamilya. Kasama na dito si Joy at Laika. Pati ang ibang estudyante ng SPED class dito sa Sampaloc Elementary School ay nakatanggap. Napakalaking bagay po nito kasi dati pa isa-isang kilong bigas lang kada isang konsehal. Tapos ito po hindi po namin expected na biruin yung isang bag, isang punong-punong bag. Kasama sa laman ng food bag, ang paboritong gatas ni Laika May. Salamat po sa Operation Blessing na nagbibigay ng tulong sa amin ngayon. Sana ay marami pa po silang matulungang mga mahihirap, mga katulad naming mga tao. Sa pag-uwi ni Joy at Laika, tanga nila ang pag-asa na maitatawid nila ang bukas. Grabe, parang gusto kong ihag si Laika May. Pero grabe, salamat talaga sa Operation Blessing. No? Makita mo naman yung ngiti sa kanilang mga mukha. It's like God is a personal God talaga atin. No? Na parang pag may kailangan yung lugar na yon, mapupuntahan talaga natin. Talagang ang amazing lang paano ginagawa ni Lord sa Operation Blessing. At para sa mga katulad nating walang special needs o hindi PWDs, napaka-komplikado at napakahirap na nga ng pinagdadaanan ng mundo ngayon, di ba? Paano pa kaya sa mga PWDs at sa mga batang may special needs katulad ni Laika May? Bago mag-pandemic, malaya tayong nakakagalaw, tama? Walang mask, face shields, walang social distancing, malaya tayong nakakapunta. Diba kung saan lugar natin gusto? Pero noong nagka-pandemic, biglang lumiit ang mundo natin. Yung dating buong mundo, naging apat na sulok na lang ng ating bahay. Kaya nga, maraming nadidepress. Ang pinakamalaking lesson na natutunan natin lahat sa panahong ito ng pandemya ay kung paano mabuhay one day at a time. Parang sila Laika May at ang mga magulang niya, simple lang ang panalangin nila, pagkain sa ilang araw. Grabe, pero yun nga, praise God, dahil tinugon niya ang panalangin na yan sa pamamagitan ng Operation Blessing. Bahagi po kayo sa pagtugon na yun. The Lord is calling on you to continuously help Laika and her parents and those people affected by the pandemic. Would you take heed of that call from God? Sa mga nais tumugon sa panawagan ng Panginoon,
tawag na kayo sa aming numero 8737-0700. Maaari rin kayo mag-text sa numerong nakikita ninyo sa inyong TV screen. At syempre ngayon, magbabasa tayo ng mga yes. pledges. Si Angels from Rizal 500, si Emilien Kalookan 300, si Jennifer 100, si Nanita, oy grabe to Ate Sonj, 1,000 monthly, si Rian Mandaluyong 200, si Tommy from Novaliches 20,000 and 10,000 monthly, grabe naman. Wow, thank you. Si Jeronimo naman 500, si Johnny 1,000, si Erwin from Palawan 1,000 pesos. Yes, and so far your giving has reached ilan na? 5,057,752. Come on, keep giving. Sa susunod po nating kwento, single mother na nagtatrabaho bilang street sweeper, may munting hiling para sa anak na may mild cerebral palsy. Ano ito? Alamin natin in our next story. Umulan man o umaraw, kayod kalabaw ang street sweeper na si Michelle. Anim ang anak na mag-isang binubuhay nang makulong ang asawa, 3 taon na ang nakakalipas. Kahit na may anak na akong malalaki, hindi mo pa hindi ko sila pwedeng bitawan. Kasi ako lang yung meron sila. Parang buo ako eh pag nandyan yung mga anak ko. Kahit mahirap. Lalo pang pinatatag ng sitwasyon ang mga bisig ng single mother na si Michelle dahil sa espesyal na pangangailangan ng bunsong anak na si Jarens. Ipinanganak siyang may cerebral palsy. Masakit po, siyempre. Hindi po siya katulad ng mga pangkaraniwang bata na nakakalabas. Katulad po dati na yung inuupahan namin, underground. Gusto niya makita yung buwan, gusto niya makita yung araw, kasi hindi nga po siya makalabas. Kung di po siya makapasok sa yung eskwelahan na malaki, kasi nahirapan po kaming dalhin siya ron. Puro, sa edad po niya, puro daycare lang po yung napapasukan niya. Kahit nahirapan, kailangan na lang maging matatag para sa kanila. Kahit may sakit po ako, mapasok. 8 taon na si Jarens at hindi pa rin makalakad dahil sa kondisyon. Kaya nagtitiis lamang sila sa nangangalawang ng stroller na bigay pa ng kaibigan. Yung sweldo ko po, kailangan pong hatiin pa sa pagkain, sa upa. Kailangan po, ganun po. Pero sa kabila ng kondisyon ng bata, makikitaan naman ito ng determinasyon upang lumaban sa buhay. Kahit po gano'n si Janis, marunong po siyang kumain mag-isa. Hindi po siya yung masyadong nagpapaalaga. Ano din po, responsable din po siya. Katulad ko yan po, kumain po siya, marami po siyang kalat. Siya na rin po mismo ang magpupulot po ng kalat niya at ibibigay po niya yung pinggan na kinainan niya. Sinisikap din ni Michelle na mabigyan siya ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon. Lalo na at punong-puno ng pangarap ang anak. Saka po maging doktor para magawin. Wala na may sakit. Gusto ko po sana siya magkaroon ng sariling wheelchair para po hindi na po mahirapan po. Plus, pwede ko na po siyang dalhin sa eskwelahan. Ang kahilingang ito ni Michelle ay sinagot ng Panginoon nang makasama sila sa 20 beneficiary ng libreng wheelchair sa lungsod ng Caloocan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Operation Blessing at ng ating church partner sa lugar. Alam naman natin na ang pag-asa ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. So ito yung isa sa nakikita kong kaparaanan para yung salita ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, ay maiparating natin sa kanila. Parang kayamanan na po yung binigay nila sa amin para sa anak ko. Malaking tulong po talaga yun. Binigyan po nila ng kagaangan po yung pamumuhay ng anak ko. Ang pag-asang natanggap ng batang si Jarens ay biyaya ng Diyos at bahagi ang bawat isang tumutugon sa tawag ng pagbibigay. Thank you po. Grabe, Eric! Napalit mo ba yan? Gusto ko yakapin si Jarens. Nakita grabe. Mo ba yung mukha niya nung nabigyan siya ng wheelchair? Yes! Grabe. Yes! Pares tayo nang napansin, Sonja, when yung paglapag niya, pagsakay niya doon sa bago niyang wheelchair, nakita mo yung ngiti sa mukha ni Jarens. Grabe, grabe.
Grabe, umiiyak yung isa kasama kong nanay dito, si Jamie, no? Na-feel din namin yung may nagdadaanan ng mami niya. Kasi syempre, talagang gagawin niya lahat. And I just wanna commend Michelle, no? Jaren's mom, kasi very empowering siya to her son, na parang, oh, sige, mag-aral tayo, dadaling kita sa eskwelahan. You know, I wanna empower you so you can live independently, di ba? Para paglaki mo, you'll be independent. Grabe, saludo ako sa'yo, Michelle. Alam nyo, isa lamang po si Jaren sa marami nating kababayan na nabigyan ng wheelchair ng Operation Blessing. Bukod dyan, meron din tayong mga programang tumutugon sa medical needs ng ating mga kababayan. Nariyan ang health education, medical and dental care, cleft lip and palate surgery, at iba pang medical assistance. Yes, you know, your continuous giving will enable us to reach out to more of our needy kababayans in different parts of the country. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Makiisa na kayo sa amin. Tawag na sa aming numero 8737-0700. Maaari rin kayong mag-text sa numerong nakikita nyo sa inyong TV screen. Ang pag-ibig nga naman ay kay tamis. Ito ang napatunayan ni Lucire at Rodel nang sila ay makasal taong 2000. Siyempre, dalaga ka. Hindi ka naman pwedeng lumabas na hindi ka mabango, hindi ka maayos. Kaya, siyempre, yun. Nung bandang huli, sabi nagustuhan daw, kahit maldita, ganyan. Sabi ko naman, hindi pwede ka ako ang gusto lang. Ako kasi ang buhay ko, sabi ko, galing ako sa hirap. Bagamat nagsimula sa magandang pagsasamahan ang mag-asawa at buong pamilya, nasubok ang kanilang relasyon nang mahuli niya ang asawa na may babae. Kaya sabi ko, ano to? Kailan niyo pa ako niluloko? At alam mo naman, sabi ko, may anak ka. Tsaka ako, sabi ko, hindi ako nagpapabaya kahit ako may pamilya na tayo, kahit ako may trabaho, may nagtatrabaho din ako para makatulong sa iyo, ako, sabi ko, pangangailangan ng mga anak ko. Dulot ng pighati na naranasan ni Lucire kay Rodel, minabuti ng dalawa na maghiwalay na lamang. Subalit, hindi naging madali kay Lucire na mag-isang itaguyod ang pamilya, kaya't isang mabigat na desisyon ang kanyang naisipang gawin. Hirap, pagod. Yun yung time kasi na talagang... Yun talaga yung time na sobra akong na-depressed talaga. Noong 2006 na yun na nangyari talaga sa amin. Noong nahuli ko siya. Gabi na yun, na hawak-hawak ko yung kutsilyo na yun. Naisipan ko talaga siyang patayin yung mga anak ko bago ako magpakamatay. Yun yung pinaka ano sa buhay ko na hindi ko rin siya makalimutan talaga dahil wala iba yung sakit eh. Alam mo yung gusto mo tapusin na lang para wala ka nang maramdaman. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakapanood si Lucire ng The 700 Club Asia. Pero nung sinabi na ni Seth Peter na ikaw, sabi niya, na nanonood ngayon, sabi niya, na balak mo pang patayin na niya yung mga anak mo bago pag magpakamatay, na may hawak na kutsilyo sa dulo ng kama. Kaya sabi ko, naisip ko, sabi ko, natanong ko sa sarili ko, ako po ba yun? Sabi ko, kasi paano niya nalaman? Ang Panginoon, sabi niya, ialay mo sa kanya lahat, pagagaan niya. Siya ang gawin mong provider ng buhay mo. Siya ang gawin mong driver ng buhay mo. Sabi niya, gagaan ang piramdam mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Hanggang sa iyo na nagdasal na siya na, Lord, tulungan mo niya yung tao na kailangan ng tulong mo. Pagaanin. Doon na ako humagumbol ng iyak, sir. Sabi ko kasi, awa ng Panginoon, mahal pa rin ako ng Diyos. Pinali ko na yung kutsilyo na sa lagayan. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Halos gabi-gabi, minuto. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Dahil hindi ko sinasadya na gano'n yung maisip ko. Sabi ko, hindi ko alam na. Alam ko pagkakasala yun. Pero sabi ko, hindi ko lang kasi napigilan. Tao lang ako. Tuluyan ang tinanggap ni Lucire si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagdesisyon siyang tumira sa Mindanao upang humarap sa bagong simula. Taong 2010, isang dasal ni Lucire ang natupad nang tumawag si Rodel. Then sabi niya, kung pwede daw kaming bumalik ng Maynila para daw magkasama-sama daw kami uli, praise God naman, natuloy naman, awa naman ng Diyos. Sabi ko, sige, sabi ko, magbibigyan kita alang-alang sa mga bata na sana magiging okay na. So 2010, kumuha siya ng paupahan dito sa Cavite. Hindi lamang doon natapos ang pagbabago at biyayang natanggap ni Lucire mula sa Diyos. Nagkaroon din siya ng mini salon business
upang tugunan ang pangangailangan ng pamilya at mas lalo silang pinagbuklod ng Diyos. Tiwala lang sa Kanya. Hingi ng gabay, pagdasal, na yun niya. Na bawat decision sa buhay, kailangan sa Kanya muna. Ialay mo muna sa Kanya bago mo gawin. Kasi kahit naman anong gawin mo na hindi mo inalay sa Kanya, na hindi mo hiningi sa Kanya, baliwala. Ang tiwala ko sa Kanya sobra-sobra. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala ako ngayon, wala yung pamilya ko, wala yung naipitar ko, wala yung trabaho ko. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi ako pinapayaan. Naiiyak ka naman ako. So, nang walang imposible talaga sa Panginoon. Isipin mo, she was ready to slaughter her own children dahil sa ginawa ng asawa niya. Eh, ngayon, nagbalikan pa. Yes. Talagang love is sweeter the second time around. And even during your darkest times, It is the Lord who will really reach out to you. Mm. Kaya pwede talagang mangyari itong napakagandang breakthrough story. Amen. Kung nanonood po kayo ngayon, at nasa ganung klaseng sitwasyon kayo na parang wala nang ibang paraan, wala na kayong ibang maisip dahil sa wala kayong nakikitang solusyon sa inyong mga problema, si Lord po ang tatanging solusyon. The answer is in Jesus Christ, and all you need to do is pray to receive Jesus as your Lord and Savior. Madali lang po manalangin. Ang kailangan lang po is taos sa inyong puso ang panalangin. Would you bow your heads now with us? Let's pray. O Diyos Ama, maraming salamat po sa mensaheng dala po ninyo sa aming bahay ngayon. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko po na ako po ay makasalanan. Isa po akong makasalanan at nangangailangan po ng inyong kapatawaran. Lord, I need your forgiveness. I need you to touch me, to bless me, to heal me, and make me whole, Lord. Gawin po ninyo akong buo muli. Father, I'm seeking today a relationship with you. Wala po akong relasyon sa inyo until today. Today, Lord, would you change all of that? Would you make me your child, Panginoon? Would you cause me to walk in your word? Panginoon, bigyan po ninyo ako ng uhaw para sa inyong salita. Lord, I want to read your Bible. I want to understand your word, Panginoon. Lord, I want to have a relationship with you. I pray this now and receive your forgiveness in Jesus' mighty name. Amen. 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 And to anyone who's watching right now, feeling mo, no, biglang na-click mo lang to, or biglang nalipat ka sa channel na to, or natag ka sa Facebook or online. You know, some of you feel so depressed. For 2 weeks already, feeling mo nasa darkest times ka ngayon. Parang kang nahulog sa well, na parang walang sumasalo sa'yo. And parang hindi ka na makahinga sa situation mo. The Lord is telling you today, I am your greatest hero. The Lord is rescuing you. Whoever you are right now, who's watching, and feeling mo talagang wala nang nagmamahal sa'yo, the Lord is reaching out His love for you. Sabi niya, nak, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, mahal kita. And someone who's watching right now, meron kang severe illness ngayon. Ang init-init ng pakiramdam mo, ang taas-taas ng lagnat mo, may trangkaso ka, feeling mo, nag-worry ka na, nagko-conclude ka na, COVID ba to? Ano ba tong sitwasyon ko? Ano nangyayari sa akin? Baka mahawa ko ang pamilya ko, napaparanoid ka na. But the Lord is just reaching out to you right now and healing you. Yes. Right now, mula ulo hanggang paa mo, pinapagaling ka ng Diyos ngayon. Come on. His hands are not too short right now. He's touching that body part na feeling mo ill na imposible na. And someone who's watching right now, for the longest time, you're praying for a child. And it's like, you feel like it's impossible to just, you know, Lord, parang wala naman nangyayari. Sabi mo parati wala naman nangyayari. But the Lord is just saying right now, Sarah, wake up. Hallelujah. Like Sarah in the Bible, wake up right now, child, because you will become a mother of many children. Hallelujah. And you will glorify Hallelujah. Me. Right now, receive healing, deliverance in Jesus' name. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mong maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0919-0607-567. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need.
partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop, or I Remit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Ate Son, yes! Umaraga sa ang pagpapala ngayon. Kasi ang dami ko na namang mamabasang pledges. Yes. From Jose, Quezon City, 500. Si Eds, 500 din. Si Mai naman, nagbigay din siya 500 pero monthly. Ah. Yes. Si Rochi, 500 din. Si Precious from Canada, ito, 750 Canadian dollars. Wow! Ay, talaga naman. Si Evangeline Paranaque, 500 monthly. Si V, Tondo, Manila, 500. Si Grace from Taguig, 500. At alam nyo ba, guys? Eto na nga, may mga nag-send ng FB stars. Talaga naman, nagniningning ang mga stars ngayon. Eto na, si Gisella sent 200 stars. Ayan, thank you so much. At si Joanna, talaga namang 800. Ay, 800. Mali ako doon. Okay. 18! Okay. 18. Magiging 800! Mag-multiply. Oo, nag-aano ako. 18 Facebook stars. Yes, and ngayon naman, Jamie, basahin natin yung mga messages ng ating friends sa Facebook. Sabi ni Imelda, salamat po CBN Asia. I'm always blessed. Ingat po kayong lahat. God bless po CBN Asia. And God bless you too, Imelda. Ano naman ang sabi ng ating susunod na Facebook friend na si Marielle Medina, lagi po akong nanonood ng 700 Club Asia. Hindi po ako nakakatulog kapag hindi po ako nakakapanood ng segment ninyo every night. Nakaka-bless po talaga ang pakikinig at panonood sa inyo. Ang prayer request ko po ay magkaroon po ng healing ang buong family ko. Salamat. O Lord, we declare healing for her whole family. In Jesus' name, we speak life for Marielle Medina's family. We thank you, God, for your miraculous provision of healing in Jesus' name. Amen. And sabi ni Neri Sevilla, thank you po, Father God. Nakapag-send ulit ako ng stars sa CBN Asia. Maliit man ito, sana makatulong. Salamat po, CBN, sa lagi niyong pagtulong. Nakakatuwa naman yung attitude niya, no? Na gusto niyang mag-give. Thank you so much, Neri. And you know, if you have stories of hope, healing, and transformation, i-share mo naman yan sa amin sa The 700 Club Asia Facebook page and YouTube channel. Please use the hashtag #BoundlessPeace. Maraming salamat sa ating mga faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: PLDT, M. Louvillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Breakthrough Leadership Management Consultancy Incorporated, Salt and Light Ventures. At tuloy-tuloy lang po kayo sa pagtawag sa amin para sa inyong donasyon. Bukas ang aming prayer center 24/7 para tumanggap ng inyong tawag. Tayo ay nabubuhay sa mundong hindi perpekto. Ang mga problema ay mistulang mga alon sa buhay. May maliliit, may katamtaman, at may mga problemang mas mataas pa sa atin na tila kayang-kaya tayong lamunin. Alam niyo, may kasabihan nga ang mga surfers na sanay na sa mga hampas ng alon sa dagat. Sabi nila, you can't stop the waves, but you can learn to surf and ride on the waves. At matututunan lamang natin kung paano mapagtatagumpayan ang lahat ng ating suliranin sa buhay kung ating susundin ang panuntunan ng Panginoon. Tama, in John chapter 16, verse 33, Jesus said, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sa wikang Tagalog po naman, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lagi nating tatandaan na kung ang buhay ay puno ng boundless waves, nariyan naman si Lord para iparanas sa atin ang kanyang boundless peace!
So far, your donations have reached 5,111,012 pesos. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. God bless you. Nag-aaral yung mga bata, paano pag nag-college na? Sabi ko, hindi natin kakayanin. Parang hindi mo na alam yung nararamdaman mo, kung saan na nanggagaling yung sakit. Hindi mo na alam kung paano mo dadalhin yung pain. Naging pasanin ang responsibilidad ng mga magulang sa murang edad. Paano ito makakaapekto sa pagdadala ng sariling pamilya? Alamin yan sa The 700 Club Asia, Lunes, 12 midnight sa GMA.